Siyempre, palakpakan din po natin ang abogado ng distrito Hatid ay Sentisyo, Congressman Attorney Joel Chua. At siyempre, tawagin din po natin ang buong grupo ng Ascenso Manileño. Tawagin na po natin Servisyong Seryoso Tatak Pugoso, Konsehala Pamela Pa Pugoso. Ang buong pusong maglilingkod, Konsehala Apol Nieto Rodriguez. Ang abot kamay nyo sa distrito, Konsehal Terence Alibarbar, kasama ang kanyang buting maymay, Konsehala Karen Alibarbar. At syempre kasama din po natin may buhay at pag-asa kay Konsehala Maile at Yensa. Kasama din po natin ang ating majority floor leader, basta't isipin mong mahal kanya, Councilor Attorney Jong Isip. At syempre kasama din po natin from Espiritu Santo Parochial School, Father Nick. Muli, palakpakan po natin ang buong grupo ng Ascenso Manileño. At para po mag-abot po ng kanyang mensahe, palakpakan po natin Vice Mayor Yul Servo Nieto. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Napakasaya naman natin. Masaya ba kayo? Yeah! O palakpakan naman natin Congressman Attorney Joel Chua. Salamat po sa inyo lahat. Basta mag-ingat po kayo palagi. God bless! Thank you so much, Vice. At syempre, para po mag-abot ng kanyang mensahe, palakpakan po natin ang ating door-to-door Doktora Mayora Honey Lacuna Pangan. Ay, upo na po kayo. Good morning. Maganda umaga po sa inyong lahat. Naku, nakangiti kayong lahat, di ba? Siyempre, masaya kayo. Masaya din po kami para sa inyong mga anak. Bakit po? Kasi ngayong umaga ay mabibiyayaan po sila ng full scholarship po mula sa tanggapan ni Congressman Joel Chua. Alam niyo po, noong isang taon, kinausap ako ni Father Nolan. Father Nolan Ke. Kilala niyo si Father Nolan Ke? Malapit ko pong kaibigan si Father Nolan Ke. Siya pa ho nga nagkasal sa akin nung 10-year wedding anniversary namin nung akin pong kabiyak. Sabi niya, Doktora, baka may gusto kang kuning mga scholarship para sa Espiritu Santo. Sabi ko, oh Father, bakit hindi? Sabi niya ganun. Open po para sa mga mag-aaral ng Distrito 3, 2 at 1, yun ang malapit kahit District 4. Sabi niya, baka pwede mong kausapin ang iyong mga congressman na tulungan yung mga gusto talaga mag-aral sa isang pribadong eskwelahan. Siyempre, yung una kong tinawagan, best friend ko eh, si Congressman Joel Chua. Ayan. Kinausap ko rin si Congressman Roland Valeriano ng Distrito 2 naman. At agad-agad, sabi niya, sabi ko, Joel, baka pwede naman, kasi malaki ang pondo nyo sa Kongreso, baka pwede naman na kayo ang mag-sponsor ng scholarship ng mga ilang mga kabataan sa inyong distrito
para naman makapag-aral sa isang pribadong eskwelahan. So sabi, agad-agad, sabi niya, oo naman, sabi niya ganun. At hindi lang po taga Distrito 3 ang kanyang tinulungan, binuksan din po niya para sa ibang distrito, District 1 at saka District 2, kaya palakpakan naman natin si Congressman Joel Chua. Alam nyo, simula pa lang ito. At makakasiguro po ako na wala na ho kayong gagastos at nagugugulin para po sa pag-aaral ng inyong mga anak. Ayan. Ang tanong, ito laging tinatanong, Mayor, baka naman porket graduate ng private school, hindi natatanggapin sa pamantasan ng lungsod ng Maynila at UDM. Basta po naipasa ng mga anak nyo ang exam ng UDM at PLM, sigurado tatanggapin sila kahit galing sa pribadong eskwelahan. Ang importante dyan, taga Maynila. Ang importante dyan, taga Maynila. Hindi tinitingnan kung galing sa pampublikong paaralan o galing sa pribado. Kasi dito sa ating lungsod, lahat pantay-pantay. Kaya huwag kayo mag-alala. At gaya ng sinabi ko, simula pa lang ito. Next year, meron pa rin at madadagdagan ang scholarship natin. O sabi nyo, doktora, baka isang taon lang to. Oh, ipapangako ni Congressman Joel Chua yung makakatanggap ng scholarship ngayon hanggang sa susunod na taon. Tama? Oh. Wala na kayong po problemahin. Ang problema na lang ninyo, diba? Yun ang mas mabigat na problema. Ang problema na lang po ninyo ay yung pilitin nyo yung mga anak nyo na mag-aral mabuti at makatapos. Basta kami, sa pamahalaan lungsod ng Maynila, tutulong at tutulong sa inyo. Maraming salamat. Maganda umaga po. Thank you so much, Mayora Hani Lacuna Pangan. At syempre, para din po mag-abot ng kanyang mensahe, palakpakan po natin ang abogado ng distrito, hatid ay serbisyo, Congressman Attorney Joel Chua. Magandang umaga sa inyong lahat. Siyempre kay Father Nick, kay Mayora, kay Bay, sa mga konsyala ng distrito. Alam ninyo, nung tumawag sa akin si Mayora para sa scholarship ninyo, parang wala naman akong choice. Parang hindi na ako binigyan ng pagkakataon na magkwenta muna, sandali, may pondo pa ba ako? Kasi ang sabi niya, Joel, bigyan mo ng scholarship yung Espiritu Santo, 300 bata. Wow! Pero tama po siya. Si Mayora po kasi, konsyal pa lang kami, bargada ko na yan. At saka si Konsyal Jong, kaming tatlo talaga magkakabargada. Mga konsyal pa lang kaya kami. Kaya ganun yan. Kaya ganun kaming mag-asara niya ni Mayora. Minsan, alas 5 pa lang ng madaling araw, nag-uusap na kami, nagte-text na kami. Kaya, nung sabi niya ng ganun, sige, sabi ko ng ganun. Titingin muna ako ng ano, ng pondo. Tapos, pinapuntahan na ako kila Father. So, talagang wala na akong choice. Nandiyan na yung mga... Di ba? Pero, sabi nga ni Mayora sa akin, Joel, siguraduhin mo, pag tinanggap mo ng grade 11, kaya rin natin ng grade 12. Kaya sabi ko sa kanya, sige, maghahanap ako na ma-hold up. Pero alam mo, ganun naman kasi kami sa asenso eh. Di ba? Para kami isang pamilya. Si Mayora, best friend ko, parang pamilya ko na. Si Vice Yul, alam mo si Vice Yul, tsaka si Jong, kabatch ko yan. Yung dalawang yan. Di ba? Tsaka alam mo naman yung dalawang yan, eh mas lamang sa akin, mas pogi lang sila, lamang lang sa akin ang dalawang paligo yan. Pero pwede pa rin naman ako. Si Jong nga, kinukuha nga nung Bold Star eh. Kinukuha nga. At yung mga konsihala nandito, lahat yan para na kayan. Si Konsihala Miley, Konsihala Pa, Konsihala Apple, si Terence. Yako, pag nakita ninyo kami, para lang kami mga batang naglalaro. Ganun kami dito. Kaya yung iba sa inyo, sa totoo lang, mga rekomendado din,
ni Vice Yule, rekomendado ng mga konsehal. Eh, makikita nga ninyo, may taga-ibang distrito dito, di ba? Sino mga taga first district, second district, third district? Oh, siyempre, mas marami third district. Kasi noong una, natotoo lang, noong una, third district lang ang pinapapasok. Oh, noong una, bawal yung iba eh. Nako, tumawag na naman yung mayor ninyo. Joel, baka pwede pati ibang distrito na rin. Na, ano ba naman to? Akala ko makakatipid na ako. Itong mayor ninyo, hirit ng hirit, mahirit eh. Pero wala naman tayong magawa. Kasi pag-aaral naman ng anak ninyo. Tama ba? O, oh, eh kapakanan naman ng mga bata, di ba? O, oh, eh ganun naman talaga kami sa public service. Lahat kami dito nagtutulungan. Para nga kami isang pamilya eh. Ang asenso, tandaan ninyo, ang asenso Manilenyo, hinubog yan na para kayo maging isang pamilya. At kayong lahat, kapamilya rin namin kayo. Tama ba? Kaya kayo, makakasiguro kayo, hanggat nandiyan dyan ang Mayor Hani Lacuna at Vice Mayor Yul, aalagaan ang Maynila. O, diba? Kaya, pero tandaan lang ninyo sinasabi ni Mayor, siguraduhin ninyo mag-aaral yung anak ninyo, ha? Dahil kung hindi, nakakahiya naman. Di ba? Oh, so, sa totoo lang po, nung una po na kinonceptualize namin to, tinatanong ako, kailangan ba may grade? Eh ako naman kasi, may mga iba naman talaga na parang ako, palakol lang ang grade ko nung bata ako eh. Puro palakol lang, hindi ko nga alam paano ako nakapasa eh. Oh, eh pero siyempre, basta't masipag, pasok lang ng pasok. Di ba? Oh. Kaya lahat ako naniniwala, dapat lahat mabigyan ng oportunidad. Kaya tinanggal po namin yung grade. Basta siguraduhin lang ninyo, laging papasok yung mga anak ninyo. Okay? At pag hindi nakapasa sa PLM at saka sa UDM, hingi tayo ng reconsideration sa mayor at saka sa vice mayor. So muli, hindi na namin papatagalin dahil siyempre alam ko naman na kayo very, very busy pa. So, kami, ihingi lang kami ng pasasalamat din sa inyo. Bakit? Kasi binigyan nyo kami ng pagkakataon na makatulong din sa inyo. Kasi alam niyo, pag kami nakakatulong, kami nila Mayor, natutuwa rin kami. Diba? Dahil at least, pagdating ng gabi, bago kami makatulog, meron kaming pagpapasalamat sa Diyos. Dahil itong trabaho namin, saan ka nakakita? May sweldo na kami, nakakatulong pa kami. Diba? Hindi yung kagaya ng ibang trabaho, nadudung ka lang sa isang sulok, kwenta ka lang ng kwenta. Pero itong kasing trabaho namin, bukod sa may sweldo na kami, nakakatulong pa kami sa kapwa namin. Kaya yan, isang malaking karangalan, itong ibinigay po ninyo sa aming mga mandato. So muli po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Thank you so much, Congressman Attorney Joel Chua. At para naman po mag-abot ng kanyang mensahe, tawagin po natin from Espiritu Santo Parochial School, Assistant School Director, Reverend Father Nicanor Celiano Jr. Yung magandang umaga po sa lahat sa ating congressman, Congressman Chua, Mayor Hani, Vice, at saka Asenso Manilenyo. Lagi ko sila nakakasama pag may mga blessing. Ang last nating samahan, yung blessing ng MPD ano, sa District 3. So, una sa lahat mga magulang, marami pong salamat at kayo po ay pumunta dito. Kinakailangan talaga pumunta kayo dito. Kung hindi, nako. Sa ngalan po ni Father Nolan, gaya ng sinasabi nga ni Mayor at ni Congressman, ito po ay dahil sa pagnanais po natin na ang ating mga anak ay mapabuti. Gaya ng sinasabi po nila, totoo po lahat yon. Habang sa proseso, sabi nga ni Congressman, hindi na kinakailangan ng grades. At ito din ang sinasabi natin ni Cardinal Tagle. Kasi kapag maghanap tayo ng scholar na yung ang grades ay talagang yun ang pagbabasihan, wala tayong makukuha na. Kasi ilan lang ang mga yan. Nandun na yan sa mga prestihiyosong mga paaralan. Hindi ko naman sinasabi ng ating paaralan hindi prestihiyoso, pero I mean, siyempre mas pipiliin ng mga ano yung talagang mga Ateneo, mga ganyan, no? So, tayo para sa atin ang mahalaga lang, sabi nga ni Congressman, ang requirement lang dapat yung bata pumapasok. Ha? Kasi kung hindi siya interesado, kahit gusto nating tumulong, kung hindi naman ang bata interesado, wala tayong magagawa. Kaya nga nasa inyo din yung mga magulang, ha? So, kasi kayo ang may control din. Mayroon nga isang nag-back out, ano? Kasi ayaw niya ng online. Say, bakit ano online? Ayaw ng online. Isang araw lang naman yan, eh.
Kaya baka ayaw kasi ayaw makagala. Siyempre, pag face to face, makakalabas ng bahay. O, di ba? Kaya nga po yung po ha, muli po maraming salamat at nawa itong pagtutulungan ng Espiritu Santo para sa school at ng opisina ni Congressman Chua at ng City of Manila, naway magbunga ito. Hindi para lang sa atin, kundi higit sa lahat sa ating mga anak. Dahil alam po naman natin na kapag ang ating mga bata ay nakapag-aral sa isang Katoliko at kwalipikadong paralan, maiba po. No? Siguro ang iba sa inyong mga anak, natuto na silang mag-sign up the cross, natuto na magdasal, di ba? Di ba? Diba? Totoo yung sinasabi ko, ano? Isang buwan pa lang yan. Kaya nga, iba po. Talagang iba po ang Catholic school. Ha? So muli po, maraming salamat po. Nandito po si Miss nila, si Joanne, ang lagi niyo nakikita, di ba? So sorry po. So muli po, marami pong salamat sa inyong lahat. Thank you so much, Father Nick. Muli, palakpakan po natin ang buong grupo ng Ascenso Manileño. Papa picture lang po.